Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Miss Universe sold out na. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Nagulat tayo sa mga pagbabagong nagaganap ngayon dito sa Miss Universe mula nang hinawakan to ni Kun An. Ibang-iba siya sa mga nakagisnan nating Miss Universe noon na talaga namang masasabi ko ang Miss Universe noon, isa siyang beauty pageant at saka tahimik lang, walang mga ganitong business matter tayong naririnig lalo na pagdating sa financial. Ngayon, ang pagbabago ng Miss Universe ang hirap i-accept kung iisipin mo kasi parang naguguluhan tayo sa bigla ang mga sitwasyon na pagbabago na ginagawa nila sa Miss Universe. Hinawakan ni Miss Kun An ang Miss Universe nung nakaraang taon pero hindi pa nagiging 5 taon ay naibenta na kagad ang kalahati ng share ng Miss Universe. Kung iisipin mo parang bakit ganon? Ano ba talaga ang nangyayari sa Miss Universe? So, hinawakan ng JKN Global Group ang Miss Universe na binili niya na 100% ownership. At syempre nagulat tayo kasi parang wow, ang yaman ni Kun An. Diba? Nung nakaraang taon, parang binigla tayo ng Miss Universe na isang tie owner na ang may-ari ng Miss Universe na alam natin ang Miss Universe is under ng USA ownership dapat. Pero isang billionaire na talaga namang masasabi ko na my God, ang bongga, diba? So, syempre, ando doon na tinitingnan natin kung ano ba ang gagawin ni Kun An na pagbabago dito sa Miss Universe. Nando doon din na hanggang kailan kaya ahawakan ng JKN era ang Miss Universe. At tayo, syempre, napapa-question sa mga pangyayaring to. And then, napabalita din noong nakaraang taon na ang Miss USA, Miss Teen USA is under of JKN Company. Pero parang hindi naman ganun yung nangyari kasi ang Miss USA organization at saka yung Miss Teen USA ay pag-aari ng ibang organization. So, medyo parang doon ay sumablay. And then, napabalita din na ang Miss Universe winners ay mag-i-stay na dito sa Thailand kasama ang Miss USA at saka Miss Teen USA. Doon pa lang medyo napa-question ako kasi parang feeling ko paano mag-i-stay sa Thailand ang isang Miss USA ay Miss USA siya. So, paano mag-i-stay ang may-ari ng Miss Universe sa USA kung hindi naman siya US citizen. So, may mga question tayong ganito na medyo parang tagilid doon sa sitwasyon ng Miss Universe. And then, after ng mga ilang buwan, napabalita na ang JKN ay bankrupt. So, parang, bakit mo binili ang Miss Universe kung bankrupt ka pala, diba? So, doon pa lang medyo, parang ang dami nang naloka. Plus, nadagdagan pa ng mga no age limit. Tapos, pinasok pa nila ang mga married women. And then, plus yung transgender. Nagputukan na to lahat. Kumbaga, para naguluhan yung mga tao sa sitwasyon ng Miss Universe. And then, doon talaga napaisip ang mga tao na may problema ba talaga ang Miss Universe? So, yun. So, ako ang tatanungin mo sa mga pangyayaring to. Obviously, na inaayos nila kung ano ang sitwasyon ng Miss Universe. Ang Miss Universe nung panahon ni Trump era, wala tayong narinig ng mga ganitong problema na bankrupt na sila, na medyo nahihirapan sila sa financial. Yung IMG, yung hinawakan nila ang Miss Universe, to be honest, napaganda nila ang Miss Universe kasi nakita natin yung quality talaga ng Miss Universe. Kumbaga parang sa IMG doon nakita ang pagiging group, doon talaga nakita talaga yung pagiging empowered talaga ng isang woman. At doon sinuwerte din tayo dahil ilang Miss Universe ang nakuha, di ba? Mula sa ating bansa, dalawa, at saka
doon consistent talaga na pumapasok ang Philippines. Kumbaga kasi parang nakafocus talaga ang IMG na sa mga ipinapakita nila sa tao kung paano ang isang Miss Universe na empowered sa buong mundo, di ba? So, doon sa IMG era, talagang gustong-gusto ko siya kasi kung iisipin mo, hindi natin naririnig yung another side ng business matter nila, kung ano ba yung nangyayari. Basta nakafocus lang sila doon sa ipinapakita nila sa tao na ang Miss Universe, ito ang quality. And then sa JKN, naging open talaga ang Miss Universe. Ando doon na sinabi nila na hindi na siya beauty pageant, it's a business matter na ngayon. Oo, naririnig natin na puro siya business. Nandiyan ang pinasok nila ang ano tawag dito, beauty care. Diba na si Miss O ang may hawak at ayun nga, minsan iniisip natin si Miss O ba ang bagong presidente ng Miss Universe kasi si Paula Sugar, di ba, nag-resign. So, hindi natin alam kung sino ang bago nilang presidente at sino ba talaga ang humahawak sa Miss Universe. Naging question din sa atin yung mga pagbabago na ginawa nila katulad ng no age limit na ngayon medyo parang nawawonder na baka baguhin na nila ang format ng Miss Universe kasi kung may mga papasok na mga may edad na, eh medyo mahihirapan makipagsabayan nga naman sa mga kabataan. And then, plus, nandoon din yung pagbabago ng Miss Universe, yung mga transgender at married woman, na talaga naman parang no limit na talaga sa bawat sitwasyon ngayon dito sa Miss Universe. And then, plus, ang pumutok na balita na ibinenta na kagad ang share. So, yun. So, 50%. Sabi ko nga eh, hindi niya ibibenta yan ng mag-over sa pagiging may-ari niya. Parang feeling ko si Kun Ann, she loved Miss Universe at hahawakan niya itong Miss Universe. Eh bakit hindi? Eh kung makikinabang ka naman talaga ng bonggang-bongga sa pangalan ng Miss Universe. Nakakalungkot lang isipin kasi parang ang Miss Universe hindi na natin alam kung ano ba talaga ang sinasalba nila dito. Sinasalba ba nila ang company talaga ng Miss Universe na manatili itong Miss Universe o sinasalba nila yung mga sarili nila? So yun, so medyo dun sa part na yun, napapa-question lang naman ako. So disclaimer, kasi parang feeling ko parang maayos naman ang Miss Universe kaya lang siguro nandoon na may mga problema talaga behind sa Miss Universe. So 50% napunta kay Mr. Raul kung saan siya naman Raul Rocha kung saan naman siya ang may-ari ng Legacy Group. So ang Miss Universe ay JKN Legacy na. So ang bongga lang kung papakinggan mo yung title. Ang dahilan naman daw, kaya naman daw binenta ang 50% ng share ng Miss Universe ng JKN kasi para manatili ang US base nila na sa New York, di ba, naka-stay ang winner ng Miss Universe. So, para mahawakan at ma-handle pa nila yung ano nila doon, headquarters. So, kailangan kasi merong Miss Universe owner. Pero ako parang feeling ko, dahil sa financial problem, kaya ito ibinenta. So, para syempre, tulungan lang din naman para maisalba din naman ang JKN na napapabalita natin na bankrupt. Ako kung hindi ko narinig na bankrupt ang Miss Universe or ang JKN Group, hindi ako maniniwala na dahil nagsasuffer sila sa pera kaya nila ibinenta to. So kaya nila ibinenta ang kalahati ng share nila para syempre maprotektahan din or masuportahan din yung pangangailangan talaga ng JKN na maisalba talaga yung company ng JKN. So yun yung nakikita kong dahilan kung bakit nila ibinenta. Pero kasi yung mga naglalabasan kaya daw to binenta para daw masave daw yung headquarters sa USA, sa New York. So, kung ano man yung dahilan nila, ang alam ko lang dito ay ginagawa nila para sa ikabubuti at mapanatili nila ng maayos ang Miss Universe. Kung ako tatanungin mo, maganda na rin na may ka-share si Kun Ann sa sitwasyon dito sa Miss Universe. Meron din another part or meron mga magdidesisyon sa kalahati na parang kung better ba to o hindi. Kasi kung si Kun Ann lang, parang feeling ko sa sobrang dami din niyang hinaharap na problema, parang hindi niya matututukan ng maayos talaga ang Miss Universe. Mas maganda, ayusin niya muna kung ano yung sitwasyon niya and then hayaan niya muna din na yung kalahati ng yung partnership niya rin ang tumulong sa kanya na magpatakbo na gano'n na ngayon nangyayari ngayon. Kasi ang Miss Universe ay magaganap nga sa 2024 dito sa Mexico. At ito ang kauna-unahan na may-ari ay Mexican, di ba? So,
natutuwa naman ako dahil at least, di ba, meron ng magdidesisyon bukod doon kay Kun Anton. Kasi na ngayon sa mga nang kasi sa mga nangyayari ngayon ay talagang nababato si Kun Anong bonggong-bongga. So kawawa naman din. Kumbaga parang lahat isinisisi sa kanya kung ano ang nagiging resulta at kung ano yung nangyayaring ganap ngayon dito sa Miss Universe. At least may another side na alam mo yon na parang hindi sila basta-basta magdidesisyon ng ganun-ganun lang. Kumbaga, parang iisipin pa rin nila at magpo-focus pa rin sila sa ikabubuti ng Miss Universe. O, diba? So, yon. So, bakit 50% lang? Kasi siya. So, dapat kasi honor pa rin si Kunan. Akala ko nga, ang ibibigay niya is 49% lang eh. Kasi syempre, dapat siya pa rin yung mataas. Pero 50%, ibig sabihin, nagtiwala siya sa maayos na businessman. Kumbaga, nagtiwala siya sa alam niyang maisasalba ang Miss Universe ng bonggang-bongga. Diba? So, magaling pa rin ang naging desisyon nila. At least, nakita naman natin na close silang dalawa at nakita natin nagkakasundo sila at lagi silang magkasama sa mga trip nila. So, ibig sabihin ay maayos yung partnership nila at wala silang mga bagay-bagay na hindi na pagkakasunduan. Kumbaga, parang laban yan. Pero tignan natin kung ano pang mangyayari sa mga susunod na panahon dito sa Miss Universe. Nakakaloka at nakakalungkot isipin na dumadaan sa ganitong sitwasyon ang Miss Universe. Nakakalungkot lang kasi parang hindi naman dapat natin to naririnig, hindi naman dapat natin to nalalaman. Pero ayan ang katotohanan na medyo talagang may problema talaga sa Miss Universe pagdating sa financial nila or sa business nila, di ba? But naniniwala ako na ang Miss Universe ay patuloy na tatakbo to ng katulad ng mga inaasahan natin at patuloy itong talagang mag-shine like a diamond star sa mundo ng pageantry. So, ganun na talaga kalaki ang Miss Universe. Ganun na siya kamahal at ganun siya kabongga. So, kay Kun An naman, of course, congratulations. And then, of course, keep going lang. So, naniniwala naman ako na magiging maayos din ang lahat in the future. Sabi ko nga, masyado pang maaga para silipin natin yung mga nangyayaring pagbabago dito sa Miss Universe kasi nag-i-start pa lang din naman sila. Kumbaga, nangangapa pa sila kung ano at paano pa nila mapapaganda ang Miss Universe para sa atin. So, yun lang naman yung nakikita kong dahilan. Medyo nahihirapan pa silang mag-adjust, nahihirapan pa silang magplano ng bonggang-bongga kung ano talaga ang ikabubuti ng Miss Universe. Kaya tinatry nila lahat. So, ngayon, tingnan natin after 5 years or 2 years kasi ngayon nga 1 year pala nakita na natin na sold out na kagad yung 50%. So tingnan natin ng mga 3 taon or 5 taon kung ano ang mangyayari dito sa Miss Universe. Basta guys, siguro ang the best lang natin gawin ay supportahan natin at kung ano man ang mangyayari dito sa Miss Universe, I think andyan lang tayo para sa suporta na kailangan nila. And then, makakabuti ba ang partnership nila para sa ating kandidata na lalabas sa Miss Universe? I hope so. I hope na hindi puro Latina ang mananalo dito. Hindi puro Latina yung magiging reyna ng Miss Universe. I hope na sana patas ang laban. Hindi rin nakatutok lang sa Thailand or sa Mexico or sa bansang mga Latinas na Latin America ang Miss Universe. I hope na sana talagang makita ng Miss Universe organization kung sino ang kadapat-dapat na mag-uwi talaga ng corona sa bawat taon na nangyayari sa Miss Universe. Ang ibig ko sabihin, sana maipakita nila yung transparent na result. Sana mapakita nila yung dapat para sa tao at kung sino talaga ang kadapat-dapat na manalo ng Miss Universe. So, ayan ang inaasahan ko sa pagbabago ng bagong era ngayon ng Miss Universe na JKN Legacy na sana
patas para sa lahat ng kandidata na lalaban dito sa Miss Universe, di ba? Ayun lang talaga yung hiling ko. Kahit pasabihin natin sampu na ang may-ari niyan o kung sino pa ang may-ari niyan, dapat ang the best lang dito ay maging patas ang lahat para sa maging patas ang organization para sa mga kandidata na lalahok sa Miss Universe. Nakikita ko naman ginagawa naman nila ng para ito sa ikabubuti ng organisasyon, para sa ikabubuti ng mga national director, at para sa pagbabago ng Miss Universe. And then, sana talaga lang ay patas sila sa lahat ng kandidata. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ninyo, mahihirapan ba ang Pilipinas sa bagong honor ngayon ng Miss Universe na JKM Legacy? Ang kandidata natin ay tingin ninyo, makakaariba ba o makakapag-uwi ba tayo ng corona sa era na to? So guys, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.